Kamusta kayong lahat? Maging maingat po tayong lahat sa panahon ngayon. Itong kwentong ito ay karanasan ko nung ako'y nagbibinata sa isang probinsya ng Panay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Brando. Ang karanasan kong ito ay naganap circa 1981 sa pagkakatanda ko. Ako po ay lasinggero noon. 15 anyos ako nagsimula na akong uminom ng tuba. Yun ang kadalasang iniinom namin lalo na't hindi ito kamahalan. At minsan, kinukuha lang namin ito sa mga puno ng niyog. Yung pamilya ko po, father's side, ay talagang uhaw na uhaw pagdating sa alak. Kaya siguro, nadala ako sa ginagawa nila araw-araw. Isang hapon, nagkayayaan si tatay at si tito kong laon o yung taong tumandang walang asawa. Sa kanilang magkakapatid, siya lang ang walang asawa. Siya po ay si Tito Badong, isang magsasaka at may mahigpit na paniniwala sa Diyos. Ganon din sa mga kababalagang nagaganap dito sa mundo natin. May bukas na paniniwala si Tito Badong pagdating sa mga aswang, maligno, engkanto at kung ano-ano pang misteryo na bumabalot sa mundong ito. At mayroon din siyang paniniwala pagdating sa Diyos natin. Bit-bit palagi ni Tito Badong yung punyal na gawa sa tanso na bigay sa kanya ng yumaong lolo ko, tatay nila. Ayon sa pamilya ni na tatay, 3 aswang na daw ang nataga ng punyal na iyon. Sinadya na ipagawa noon ni lolo ang punyal na iyon kasi noon pa man, talamak sa lugar namin ang kwento ng aswang, maging ang mga kwento sa mga gabunan. Mahirap daw kalabanin ang mga gabunan sapagkat sila ay isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Napasarap ang inuman ni natatay at tito. Nung umakyat na ang amats ng tuba sa katawan nila, niyaya ako ni tito na uminom kahit paunti-unti lang. Hindi naman ako pinapagalitan ni nanay kasi nasa bahay lang naman kami at wala naman kaming gulo kung malasing man kami. Lumipas sa mga oras, tumatakbo ang pinsan ko na sumisigaw papalapit sa amin. Yung sigaw na takot na takot na parang may nakita na kung anong nilalang. Pagpasok niya sa bakuran namin, sabi niya kay tatay at Tito Badong, "Tito, hinahabol kami. Hinahabol kami ng tao." Sagot naman ni tatay sa kanya, "Sino ang humahabol sa'yo? At bakit kami? Sinong kasama mo?" Sagot naman ang pinsan ko, "Si Angel ho, naiwan sa gubat." Si Angel ay yung kapatid ng pinsan kong ito. Nasa 6 na taong gulang pa lang noon si Angel. Sagot ni tatay, "Bakit mo iniwan sa gubat? At bakit kayo nandoon?" Sabi ni tatay sabay kuha ng itak na nakasabit sa dingding ng bahay namin. Sagot naman ang pinsan ko, "Napag-utusan kasi ako ni nanay na puntahan si tatay sa labasan. Kaso wala siya doon. Nung pabalik na kami, may sumusunod sa amin. Hindi ko kilala ang taong ito. Basta may mahaba siyang bigote, matangkat, at may mga malalaking mata. Naiwan ko si Angel kasi natakot ako ng sobra. 3 sila ang humarang sa amin at 2 sa kanila ay may hawak na itak. Si Angel talagang target nila." Napamura na lang si tatay sa narinig niya sa pinsan ko. Agad namang tinawag ni tatay ang 2 kumpare niya na kapitbahay din namin. Ilang sandali lang, dali-dali kaming tumakbo papuntang gubat na kung saan huling naiwan ang pinsan ko, si Angel. Sabi ni tatay habang tumatakbo kami, "Bakit mo iniwan ang kapatid mo, Buknoy? Dapat hindi mo siya iniwan kahit anong mangyari."
Sagot naman ang pinsan ko. Tito, buhat-buhat ko na si Angel ngunit pilit nilang hinatak si Angel sa mga kamay ko. Takot na takot talaga ako. Sagot naman ni Tito Badong. Isa lang sala rin dito. Yung mga gabunan. Yung taong may mahabang bigote. Ay tanyag kahit na sa kabilang baryo. Hindi sila taga rito. Ngunit alam ko kung saan ang lungga nila. Tinuro ni Tito Badong sa amin ang direksyon na kung saan ang lungga ng mga kumuha kay Angel. Gusto man naming tumawag ng tulong noon. Pero wala na kaming magagawa. Do or die para kay Angel, sa pinsan ko. Malayo-layo na ang natakbo namin. Halos umaakyat na talaga kami sa mga bungyot o yung mga matataas na bahagi ng gubat. Kasi yung lugar namin ay parang bundok kung titignan. Matataas sa mga lupa. At nung nakarating na kami sa nasabing lugar ni Tito Badong, nagtago kami sa mga nagtataasang damuhan. Lahat kami ay hindi pamilyar sa lugar na iyon, maliban kay Tito Badong. Si Tito Badong kasi, araw-araw ay gumagala kung saan-saan. May sariling mundo kasi itong si Tito Badong. Sa pagdating namin sa isang kubo na medyo may kalumaan na, nakita agad namin si Angel na kinakausap ng tatlong tao. At nandoon ang sinasabi ni pinsan kong si Buknoy na lalaking mayroong mahabang bigote at malalaking mata. Agad namang lumapit sina Tatay at Tito Badong sa harap ng bakura nila. Habang kami naman ng pinsan ko at ng ilang kapitbahay namin ay nagtatago para kung may mangyayaring masama, kami ang rest back nila. Ibalik niyong pamangkin ko, sigaw ni Tatay sa kanila. Agad namang tumayo yung sinasabing lalaki na may mahabang bigote at lumapit kay Tatay. At nagsabing, "Ang lakas ng loob niyong pumunta dito ah. Ikaw, ilang beses na kitang nakita dito padaan-daan." Sabi ng lalaki sabay turo kay Tito Badong. Doon lang din namin nalaman na palagi palang dumadaan doon si Tito Badong. Hindi namin alam kung bakit. Sagot ni Tatay. Ibalik niyong pamangkin ko. Wala naman siguro kayong masama na balak. Kaya ibalik niyo. Tumalikod ang lalaki kay Tatay. Pumasok siya sa loob ng kubo. At paglabas niya, medyo mabangis na ang itsura nito. Lumapit pa siya kay Tatay at nakikita namin sa mukha nito na parang lalapain niya si Tatay. Habang ang dalawang lalaki naman ay nakahanda na. Siya nga pala, si Angel po ay medyo chubby noon at talagang kahit sino sa baryo, mapapapisil talaga sa kanyang mga laman kapag siya ay nakita ng mga ito. Sabi pa ni Tatay, "Tatawag kami ng tulong kapag hindi niyo ibinalik si Angel." Hindi talaga nagpatinag ang lalaking iyon. Bigla niyang tinalunan si Tatay. Naririnig namin ang sigaw ng lalaking iyon habang kinakalmot, sinusuntok at dinudumog si Tatay. Ang masasabi ko lang sa taong iyon, napakabangis kung gumalaw. Agad kaming rumisbak pati na yung mga kapitbahay namin. Tumakbo sa amin si Angel at kinuha siya ng pinsan kong si Buknoy. Lalaban pa sana ang dalawang lalaking ngunit hindi sila nakapalag kasi may mga mahahabang itak na dala yung mga kapitbahay namin. Agad namang binunot ni Tito Badong yung punyal na gawa sa tanso. Tatagain pa sana ni Tito Badong yung dumudumog kay Tatay ngunit agad niyang binitawan si Tatay at dali-daling tumakbo. Humirit pa si Tito Badong at nadaplisan niya ng punyal yung dumumog kay Tatay. Yung tatlong taong iyon ay agad namang umalis sa maliit na barong-barong na iyon na ginawa nila ng temporaryo. Ayon kay Tito Badong, wala pang dalawang linggo na nakatayo yung barong-barong na iyon
Kasi noon daw, sa tuwing dadaan doon si Tito Badong papunta sa kabilang baryo, ay wala ang barong-barong na iyon. Kaya nakapagtataka at talagang misteryoso. Umalis kami sa lugar na iyon at sabi ni Tito Badong habang naglalakad kami, "Sabi ko na nga ba, mga gabunan yon. Malakas ang kutob ko noon pa man na sila ay mga gabunan. Mabuti na lang at naligtas natin si Angel. Kung hindi, bukas, siguradong hindi na talaga natin makikita si Angel. Kasi sa isang taon, isang beses lang sila kumain." Sabi ni Tito Badong, pagdating namin sa baryo, naghihintay sa amin ang ilan sa mga kapitbahay namin. Lahat sila ay nagtitipon-tipon sa bahay namin. Pati na yung nanay at tatay ni Angel at ni Buknoy. Hindi naman pinagalitan si Buknoy ng nanay niya. Yung tatay niya lang ang pinagalitan. Kasi yung tatay niya ang dahilan kung bakit sila napadaan sa gubat. Alam namin ang mga sandaling iyon na anumang oras, pwede kaming balikan ng mga gabunan. Kasi nagtatanim talaga sila ng galit. Lahat ng mga aswang ay nagtatanim ng galit. Ngunit naging handa ang aming pamilya sa kanilang pagbabalik. Pero lumipas lang ilang linggo, hindi talaga sila nagparamdam. Siguro, nabalitaan din nila at nakikita din nila na naghahanda ang pamilya namin para sa kanila. O di kaya'y may mga gabi na umaaligid sila sa amin. Ngunit pagkalipas ng isang buwan, nagkatotoo ang hinala ni Tito Badong. Binalikan nila kami. Isang gabi, habang masaya kaming naghahapunan at wala na sa isip namin ang nangyari noon sa gubat, unti-unti kaming nakaramdam ng kilabot. Yun bang halos lahat kami ay nakaramdam na parang may nagmamasid sa amin. Kami ay naghahapunan noon sa tapat ng bahay. Papag kung tawagin sa amin ang pwestong kinakainan namin. Noong natapos na kaming kumain, umalis si Tito Badong sa pagkainan at iihi daw ito. Yung banyo namin noon ay sipak sa bahay. Kumbaga kadalasan noon, yung mga banyo ay nasa labas talaga ng bahay. Maya-maya lang, nakarinig na kami ng mga kalabog na nagmumula sa banyo na parang hinahampas ni Tito Badong yung dingding ng banyo. Umikot kami kasi nasa likod ng bayang banyo namin. Pagdating namin doon, nadatnan namin si Tito Badong na duguan. May mga kalmot siya sa braso at katawan. Ngunit hindi naman ito gaano kalala. Sabi ni tatay, "Badong, anong nangyari sa'yo?" Sagot ni Tito Badong, "Bumalik siya. Binalikan niya ako. Yung gabunan." Agad naming pinapasok si Tito Badong sa bahay. Hinugasan ang mga sugat at talagang malalim ang mga kalmot. Hindi pala basta-basta kapag nakalmot ka ng isang aswang. Nagre-reklamo si Tito Badong na makati daw at mahapte ang mga sugat na natamu niya. Agad namang pinatawag ni tatay ang isang manggagamot doon sa amin. Yung manggagamot na ito ay si Manong Rogelio. Pagpasok niya sa bahay namin, ang sabi niya, "Nandito pa siya." Kinilabutan kaming lahat sa loob ng bahay. At sabi ni tatay sabay bunot ng itak, "Nasaan siya, Manong?" Sagot ni Manong Rogelio ng pabulo, "Sa puno ng niyog, dito sa tapat lang natin." Nilapitan ni tatay ang puno ng niyog. Totoo nga, may mga matang nakasilip sa amin. Hinagis ni tatay ng itak ang mga matang nakita namin. Ngunit mabilis na kumalas ang pananim na nakapaligid sa puno ng niyog. At sabi ni Manong Rogelio, "Wala na,
nakaalis na. Hindi mo siya maaabutan at malabong maaabutan mo siya. Hindi na yun babalik dito. Nakaganti na siya at amanos na kayo. Tama nga ang sabi ni Manong Rogelio. Lumipas ang ilang buwan, hindi na siya nagparamdam sa amin hanggang ngayon. Naging tahimik at bumalik sa normal ang lahat noong mga panahong iyon. Ngunit nariyan pa rin sa amin ang takot na binigay niya. At yung paghahanda namin noon ay hindi basta-basta. Nagkaanak lang ako, lagi pa rin kaming handa. Si Tito Badong ay pumanaw noong taong 2007. Si Angel naman ay may dalawang anak na ngayon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko. At kung may maranasan ulit kami nakababalagan, ibabahagi ko talaga dito. Maraming salamat po, Brando ng Panay.